Kasunod ng paulit-ulit na pag-ilag at pakikipagmatigasan ni Vice President Sara Duterte sa inquiry ng komite na pagdesisyonan ng Kamara na ipagpaliban ang pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa darating na September 10. Narito ang ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Ipinagpaliban ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon o pagtalakay sa 2 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Ito'y dahil hindi sinasagot ni VP Sara Duterte sa gitna ng mga pagdinig kung paano ginagamit ng kanyang opisina ang kanilang pondo. Ginawa ni Zambales Representative Jeff Conghun ang motion dahil iniiwasan ni VP Sara ang mga tanong sa kanya sa pagdinig. Dahil dito, itinakda na lamang sa September 10 Martes ang pagdinig sa pondo ng OVP. Tensyonado ang mababang kapulungan kahapon dahil kabilang sa tinalakay dito ang paggastos ng OVP sa kanilang 73 milyong pisong confidential funds noong 2022. Pero sabi ni VP Sara, ang tinutukoy sa pagdinig ang panukalang pondo ng kanyang opisina para sa 2025. Dumating pa sa puntong pinapapalitan ni VP Sara ang presiding officer ng komite, si Marikina Representative Stella Kimbo, at sa halip, ang finance committee daw dapat ang mamuno sa nasabing hearing. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the finance committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this hearing, Madam President. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC-TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.